the right kind of thought. Ang tamang pag-iisip. Ang sabi sa Proverbs 27 verse 7, "For as he thinks in his heart, so is he." Yung mga thoughts na hinahayaan natin na mag-dwell sa ating mga isip will set the direction ng ating buhay. Katulad nga ng kasabihan, "Where the mind goes, the man follows." Kapag negative yung ating iniisip, magiging negative din yung ating way ng pamumuhay. Sa kabaliktaran naman yun, kapag nirenew natin yung ating pag-iisip according doon sa God's Word, sa Bible, may experience natin yung good, yung acceptable, at yung perfect will ng Lord sa ating buhay. Basahin natin yung Romans 12 verse 2. Sabi nga sa Romans 12 verse 2, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos." Yung ating mga struggle sa buhay at yung ating mga tagumpay ay bunga kung paano tayo mag-isip. Yung pattern ng ating pag-iisip. Kung negative tayong mag-isip, ito ay nakakapag-produce ng discouragement, ng pagdududa, ng takot, at itong mga ganitong klase ng pag-iisip na mga negative thinking ay nagdudulot sa atin ng anxiety at nakukulong tayo doon sa mga negative na iniisip natin. Pero pwede nating piliin yung ating mga iniisip. If we read the Word of God, kapag ipinamuhay natin yung ating mga naririnig sa mga preachers, sa gospel, sa Word of God, mapapagtagumpayan natin itong mga negative thoughts na ito. Ang sabi nga, our mind is a battlefield. Kung mapapansin nyo, sa panahon ngayon, napakaraming tao yung may anxiety. At hindi ko sinasabi na ito ay hindi valid dahil nangyayari at totoo naman talaga na nakaka-anxiety yung mga nangyayari sa panahong ito. Pero minsan, aminin din naman natin na sometimes it's psychological. Meron akong mga kakilala na mga wala naman talagang sakit, malalakas yung katawan, and then suddenly nanghina and hindi malaman ng mga doktor kung ano yung mga sakit nila, and eventually umuwi sa Panginoon. At minsan ito ay related sa ating mga iniisip. Kasi ang kaaway madalas ginagamit niyan yung ating mind, yung ating thoughts, para tayo ay guluhin. Napakahirap kalaban ang isip. Yung bang hindi pa nangyayari, iniisip mo na. Yung andami-dami mong what ifs. Paano kung mangyari to? Paano kung bukas ganito, 5 years from now, 10 years from now, napakalayo pa na isip na natin kaagad. Minsan, yes, maganda na magplano ka ahead of time, pero ang sabi nga, lahat ng sobra ay masama. Kung wala pa namang doon at hindi pa nangyayari, huwag nating takutin ang ating mga sarili. Kasi minsan nagkakasakit ang tao psychological, or minsan iniisip niya na may sakit siya pero wala naman talaga. Or nag-aalala siya sa pwedeng mangyari a few years from now, or a few months, a few weeks, a few days.
hindi pa naman nangyayari. So ikaw mismo na nag-iisip ng mga negative thoughts na ito ang nagnanakaw sa sarili mo ng joy. Imbis na mag-focus ka sa present, sa ngayon, iniisip mo na kaagad kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Lalo na sa panahon ngayon, dahil nga until now tayo ay nasa pandemic pa din, kahit pasabihin natin na marami nang nabakunahan. Of course, reality is marami pa rin ang nagkakasakit dahil yung bakuna nakakapagpababa lang siya ng mortality rate. I mean, yung paglala ng sakit. Pero hindi talaga siya nakakapag-prevent. Although karamihan sa mga nagkakasakit ngayon ay pwede na lang mag-isolate sa bahay, pero we will never know. Kailangan pa rin nating alagaan ng ating mga sarili, lalo na yung ating isip, yung ating mental health, at yung ating mga pamilya. Kapag dumadating yung mga pagkakataon na natatakot tayo or naiisip natin kung anong mangyayari bukas, kung may kakainin pa ba bukas ang family, yung mga nawala ng trabaho, yung mga may sakit, let's ask God to give us strength. And I pray na lahat ng tao na may pinagdadaanan ngayon ay makahanap ng peace. Kung sino man yung mga nakikinig na may mga pinagdadaanan, I pray na you will find it in your heart and maalala nyo na mahal kayo ng Panginoon, na lagi nyong isipin that God is with you, hindi lang sa iyo kundi sa pamilya mo. Huwag natin gawing last resort lagi ang Panginoon kapag ka wala na, ubos na yung plan A to Z natin. Ipagpasa Diyos na lang natin. Yes, maganda yun. Pero yung first line, sabi nga, ng battle, ang Panginoon kaagad ang takbuhan natin. Let's work with Him. Kasama ng prayers, may gawa din yan. Ask God to give you strength to help you win the battle today, every day. Dahil lahat ng tao may pinagdadaanan, walang maliit, walang malaki sa Panginoon. At alam ng Lord yan. Although, aminin din natin na minsan ang mga pinagdadaanan ng tao ay bunga rin ng kanyang mga maling desisyon sa buhay. Pero kapag nakita ng Lord ang puso mo na you are giving Him power to help you, masabi nga doon sa awit, let Jesus take the wheel of your life. Mag-decide ka na i-resist yung negative thinking. Huwag mong tambayan. Pahalip, pray, ipagdasal mo na mapagtagumpayan mo itong battle na ito na kinakaharap mo right at this very moment. I pray na yung bawat tao na may pinagdadaanan ay kumapit sa Panginoon and ask for guidance. I pray na God helped you with whatever na iyong pinagdadaanan sa ngayon and bigyan ka ng kalakasan para mapagtagumpayan ang battle na yan in your mind and baguhin yung maling mindset at gawing tama yung mindset na yon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, resist negative thoughts and think positive, yung faith-filled thoughts instead ng mga negative. Read the Bible, listen to good preachings, and read your Bible para mas ma-immerse tayo sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. I pray and declare victory in your lives, sa buhay nating lahat, and I pray na mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating struggles at battle
sa buhay. God bless us all.